nyo, PM nyo lang po ang ating page. Now, back to the game. 5-1 smoke play for both teams just to plant the ward. Nisha early ward. Kataomi gets an early ward as well. Oh, nasa harapan lang ha. Zai. So, mainly, ang gusto lang talaga ng entity dito is yung lane ni Stormstormer. He doesn't care about the runes. Siguro, nandun yung rotations kasi ng kanyang mga support to make sure na kahit wala siyang vision, tsaka 4 minutes rune, technically may makukuha ka talagang water rune eh. Mm-hmm. Unless there's gonna be the rotation of the two supports na para pigilan ka na makakuha or makasecure ng rune to refill your bottle. But it looks like parang hindi siya magbobote. Kaya siguro ganun yung naging warding nila. Mm-hmm. So, medyo kakaiba yan ah. Pero... kasi usually kapag ano gusto mo ng bote ka agad eh, 'di ba, para to sustain, pero looks like wala siyang gagawin at lilane lang talaga siya. Well, that profit naman, so problema mo na lang siguro yung mana, yung mana kapag wala kang bote. Meron ka ng mga spirit siphon, so in terms of HP regen walang problema. Mangga na lang ata puhunan. Boxy pa nga nakakuha nun. Yun lang mababayad si Boxy. Yep, this could be a first blood. And Boxy will fall. Entity po ang makakakuha ng first blood. Brought to us by 747. Join our group. Just scan the QR code lang mga bossing or message KuyaNic page. Kung gusto nyong sumali sa aming group chat, PM nyo lang or scan yung QR kanina na lumabas. Now, back to the laning. Leshrac up against Death Prophet. Ito, sinabi mo kanina, gusto mo makita to Death Prophet against Leshrac. Kasi magandang laner si DP up against a Lesh. Hindi niya kailangan lumapit. May pang-secure siya ng range creep. So, Split Earth, medyo hirap kang patamain yan as a Leshrac. Diba? At saka, yun nga eh. Ang panlaban naman ni Nisha dito sa may middle lane would be the movement speed. Pero hindi mo kasi, isipin mo na lang na Leshrac, panlaban mo lapitan si Stormstormer, but at the same time, ayaw mo din lumapit kasi mababaliwala yung damage mo with the siphon na meron si Stormstormer. So, parang so-so lang yung magiging lane nila dito sa may middle lane. So, yeah, it's a good lane for DP, for me, and nandun yung experience, he could help out his teammate para pag-push out ng objective. Same goes with Nisha naman dito sa isang Leshrac. Technically, pareho lang sila ng ginagawa dito ng isang DP. So, naupon, layo na ng hilahan nito. Hirap talaga kasi. If you're 2B, wala kang gagawin kundi hilain yung creeps or di kaya si Kataomi. Gusto mo na ibigay yung creeps dito sa offlane nyo. Mm-hmm. Kasi alam mo, hindi talaga makakapag-farm. Etong Darkseer, kalaban mo MK. Parang nightmare mo yun. Pero ang ganda rin kasi kapag ano, kapag hinhila mo yung creeps, walang tatangke ng creeps na mayroong Iron Shell. So no chase yung MK, it's either he missed the last hits or sumalo siya ng sumalo ng Iron Shell. So good play naman siguro yun. Pero Toby, medyo nahaharasa nga dito ni Insania. Buti nakataas with the Surge. At ito yung maganda sa Darkseer sa lane. Walang problema. Kahit na Trem Protector yung kalaban mo, kahit mayroong Leech Seed, you always have that Surge to get out. Thing is, hindi lang talaga siya makakapag-farm sa bottom lane. And the rotation coming from Kataomi in the mid lane. Nisha, mukhang mamamatay na nga ata. May Fairy Fire siya, pero alam niya siguro na mamamatay na rin siya. So, entity. Yup, entity. Napaka-active dito sa, ano, sa mapa. At saka duguan si Zai sa top lane. Meanwhile naman, Insania sa bottom lane. Grabe yung harassment niya dito. Nakakapag-farm naman si MK, pero grabe din yung rotations na ginagawa dito. Ng position 4, he knows na, okay, why not tulungan ko na lang yung middle lane? Hindi naman na ako kailangan sa bot. Kailangan na lang ni Toby dito ng decent amount of experience para maka-lane. Or di kaya kahit hindi na mag-lane si Toby, Iron Shell na lang talaga. Kasi alam nila na lamang talaga itong si MK. And for Kataomi naman, grabe, help out your teammate na lang. And ito yung sinasabi mo kanina na walang tatank out, pero... Oh, top lane! Zai, mamamatay. Watson nga ang makakuha niyan. Bossy, binabody block na dito ni Fishman with the meta. Tamang palo lang. Masakit yung damage. And Fishman with a place. Thanks to the body block, they will secure the double. And yun lang, Insania is gonna go down as well. So 2-for-1 yung naging palitan. And looks like Entity, they are having a good start dito sa game number 1.
A good start talaga. Halos lahat ng lane. Bottom lane lang medyo hirap talaga. Pero so far, kung TB naman nakakapag-farm ng maayos, napapahirapan itong Beastmaster and yung Leshock na nadalawan sa may middle lane. Pabor na pabor yun sa entity. Pero Zai, on the other hand, tamang takbo lang. Alam natin na hindi talaga ganun kalakas yung Beastmaster sa lane kapag wala pa siyang levels. So, he could spam out that wild access to last hit some creeps. Pero, syempre, Watson dito with high armor. Nandun yung meta. Ang hirap din labanan yun. Lalo na kalaban mo. Kalaban mo yung Tiny. Nadadalawan ka sa mid lane, Nisha. Dito mo ang delikado na naman. But it's Split Earth will connect on the Death Prophet and mo ang buhay pa si Nisha. Grabe naman si Katami. Sobrang annoying ng Tiny dito sa mid lane. Siguro si Nisha medyo nababatrip na rin doon sa Tiny. Mamaya ka sa akin. Nandun nga yung sabihin natin, nandun yung movement speed ng isang Leshock. Pero kung hindi mo naman nakikita yung isang Tiny na keeps on rotating sa may middle lane, talagang kailangan mong mag-ingat. Kasi yung wards nila, nandun lang eh. Mm-hmm. Sobrang advanced. So meaning to say, he wanted na pahirapan etong isang Death Prophet. Pero hindi niya nakikita yung rotation ng Tiny galing sa bottom lane. Kasi yun nga, nasa high ground ng kalaban yung kanilang wards. Kaya mas lamang yung wardings dito ng entity kasi ganun yung plano nila. Since hindi kailangan ni Toby na position 4 dito sa bottom lane, why not help out this middle lane? Kaya sobrang ganda ng wardings nila. Kitang-kita mo si Leshock eh, every single time. At saka, hindi siya nade-deward agad. Uy, eto na naman. Katami gets the toss back. Nisha, delikado na naman nata. With the Pulse Nova, it's not enough. Mamamatay pa rin po dito si Nisha. And one thing to keep in mind, si Katami dito, hindi pa niya ina-assemble yung Tranquil. I think that's because of the movement speed. Ayaw mo yung bumagal ka kapag disabled yung Tranquil. Ang pagkakaalam ko, kapag Boots plus Windlace, mas mabilis pa rin compared sa disabled na Tranquil. So, laking bagay nun para kay paano umabot siya, matoss back niya yung Leshock. So, wala lang. Small play that counts. Tsaka grabe talaga yung rotation niya eh. At tsaka yung ward din kanina. Mm-hmm. Ng Team Liquid nag-expire sa middle lane. So, gumanda pa yung timing na kahit galing sa taas, si Kataomi, eh hindi nakita ni Leshock na nanggaling siya sa top lane. Kasi nandun, doon na area yung ward kanina ng Leshock eh. So, hirap. Etong si Nisha. Dito. So, grabe yung place ng Tiny. Kaya nga hindi binibigay yan eh. Even sa C. Oo, diba? Autobahn. Ayun, no? Op. Pero, op, Tiny. Pipigilan naman ni Boxy. Pero na-toss back. Naupo, meta. Gagamitin na Boxy mo. Ang buhay pa naman nata yan. Si Zay na lang pagpupukusan daw ni Watson. Fishman is here. Echo Stump. Wala. So, back to farming na lang ata muna dito para kay Watson. Or maybe deal some damage. Sa Tore, mukhang meron din kasing catapult timing. So, pwedeng magamit yung meta. Hindi man nila nakuha yung kill with the Rubik. Eh, pwede naman nilang bawasan yung Tore. Lalo na wala pa namang levels etong Team Liquid to defend the siege na gagawin dito ng Uy, ang hirap ata na ito. Kataomi, nakapag-avalanche na and mamamatay na po si Boxy. Oh. Grabe yung entity. Sobrang stomp yung top lane. Look at Zai's net worth. Although pantay naman sila ng Beastmaster, pero teka lang. Katami mo ang delikado at mo ang mamamatay. So looking at the net worth, yung Beastmaster and Darkseer, halos magsing yaman lang. Kaso nga lang, grabe yung nangyayari para dito kay Watson. Well-fed, kumbaga, si Watson sa top lane. Tapos tingnan mo naman to. Stormer, take this time na okay, Leshock nasa top lane, guys. Grabe yung pressure. I will use my ultimate to dish damage dito sa may middle lane. Kaso nga lang, syempre, nandun pa rin yung problema mo na nandyan si Trend Protector na kapag, oopsie-doopsie. Oh, multi-siphon, Stormer going in, pero meron naman tayong lift para pigilan yung Death Prophet. At mukhang buhay pa naman. Double damage. Makita dito ni Fishman. Stormer ang kukuha niyan. Walang bote-bote. Sige, palag na yan. Wala kang bote-bote. Ganun siya ka-confident na, okay, hindi ako mapapatay basta-basta ni Nisha as long as there's this constant rotation coming from Kataomi. And grabe yung naging game plan nila dito. Sobrang likot eh. And walang nakakasabay sa rotation na ginagawa ng Tiny. Kasi technically, Rubik lang yung kanilang position 4. Which is in fact, hirap yung Beastmaster kapag iniwanan mo laban sa isang
Terror Blade. So hindi niya din maiwan para tulungan si Leshrac sa middle lane. And look at this. Kailangan talaga nilang mag-commit. May Trent Protector. So kailangan nilang ubusin kaagad yung Torre dito sa may middle lane. Nandun yung double damage para tapusin yung nasimula ni Storm Stormer. So that was a really great space created by Entity na naparotate nila si Nisha sa top. And si Fishman ang pag-either pa naman dito ng Liquid. Yeah. Well, kahit pa paano nakabawi dito yung Liquid. And si Nisha ay nakakuha nun. So it's gonna mean a lot for Nisha. Ilangan na kailangan niya yan after getting killed twice sa mid lane. So badly needed yung mga ganong klaseng kills. Yung nga lang nais pata na dito kanina ni Fishman yung mga stocks doon sa Ancient. So may possibility na yung entity pa yung makakuha niyan. And grabe naman yung ward doon, okay. Ang lalalim. Ang lalalim. Although onti lang yung kita, pero grabe naman sa information yun. Kasi doon at doon din dadaan eh. Doon at doon dadaan. Lalo na grabe yung pressures na ginagawa dito ng entity. Isipin mo na lang na they keep pushing forward. So you would know na kapag ganun yung ginagawa mong pang-iipit, mukhang wala namang follow-up. Oh, my stomp. Oh, nicely done para dito kay Fishman. Okay. And kay Zayden, actually hindi na siya nag-overcommit doon kasi alam niya atang may Elder Titan. Nakita niyo yung Astral Spirit, so baka masetapan pa siya. Nga lang, speaking of the Elder Titan, Fishman falling low, pero si Bossy ang gusto nilang patayin. The stomp for sure will connect this time. Watson ginising agad si Bossy, pero okay lang, mamamatay pa rin naman dito si Bossy. Mid lane, nabigyan na nga si Insignia. Storm Stormer takes the kill. 1v2 na sa mid lane. This is the power of a Death Prophet mid lane. Sama mo na ng Tiny na binibabysit yung Death Prophet at makukuha nga agad nila yung mid lane. Kahit na siguro meron silang vision dito sa cliff, wala pa rin magagawa. Yung Team Liquid basag na din kasi ng entity. Ang bilis nilang gumalaw dito. So nasolusyon na nila na okay, malugi man yung Darkseer sa bot, kailangan lang ng experience niyan. Makakabawi sa farming yan. As long as manalo yung other lanes ng entity, all goods, makakabawi at makakabawi yung isang Darkseer. And there's the experience already secured. Pero Storm Stormer? Aha, mukhang delikado nga ato sa dito. Binagsakan ng buos command, Boundless Strike. Nakapag-siphon pa naman. The lifesteal, it's not enough. Mamamatay pa rin po dito si Storm Stormer. Ayun lang, medyo lumalim na si Storm Stormer. At yun lang, medyo malaki-laki patong sa ulo nun. Wala siyang streak, pero andun yung levels. So, malaki-laki yung nakuha dito ni McKay on that kill. Worth it na pagbitaw ng Wukong's Command yun. Oh, worth it na worth it. Kasi hindi naman na magagamit yung Wukong's Command kaagad eh. At really great information yun for Team Liquid na nakapag-establish sila ng ward dito nga sa cliff. Kasi kanina ang likot na ng Tiny eh. Hindi mo din i-expect na asa Leshrac parating ang dadalawan ng Tiny sa middle lane. Kaya hindi nila expected yung movement na ganun. Kasi kung expected nila, maglalagay sila ng ward kaagad dun eh. Kumbaga, dun ka sa gilid maglalagay ng ward para mapigilan yung rotation ni Tiny. Kaso hindi. Gusto niya ni Nisha na maging aggressive with the ward, early ward na nilapag nila. Oop. Pero mga iba lang, mid lane, nagkaroon nga tayo ng teamfight mga kaibigan na toss in si Storm Stormer hoping to get the kill on si Nisha, pero nabuhay pa si Nisha, nakatakbo. At buti na lang. Buti na lang. Medyo makunat at saka nandun din yung other heroes ng Team Liquid to save the day for Nisha. Kasi kanina pa siya naro-rotatean. Pero what's good about this? Leshrac naman, mabilis lang din naman siya bumawi with the skills na meron siya. And then si Zai naman, unti-unti na din nakakabawi, nakaka-recover dahil hindi naman na din nagli-lane si Watson. Oh, Katawmi, nakita. Elder Titan na itoss back doon sa range creep. And now the vacuum to pull him back. Insania. Mukhang delikado. Lalakaran ni Watson thanks to the surge. Insania. Mukhang mamamatay na ata to. Yes, sir. Meron pa tayong Astral Spirit dyan. Just in case. And ayun na nga. Another kill para dito sa side ng entity. And mukhang bottom tower down na to sa side ng Team Liquid. Kahit hindi nakasama si Terrorblade as long as nandyan yung exorcism, pero Nisha naman on the other hand trying to dish out damage kaso level 1 lang yung kanyang Diabolic. So madedepensaan pa rin to ng entity, but here comes the two heroes din ng Team Liquid. So nagamit na yung meta ha, pero Bossy going in, diving dito sa Tier 1 Tower. Splitter, tatama. Makakapag-sunder ba si Watson dito? Makakapag-sunder naman. And Bossy pa nga yung mamamatay na itoss in.
dito yung third play, but nice OG coming from Insania, stopping that play. Dalawa ang mamamatay sa side ng Liquid. Another teamfight secured para dito sa side ng Entity. Kinapos sa damage yung Liquid. Mamamatay na sana si Watson dun. Asa napatulog eh. Napatulog. Ang ganda na sana ng plano nila eh. Okay guys, let's just bait Nisha. Na okay, pagpushin nyo yan and etc. Pero hindi nila alam na already yung Entity na lumaban dun after taking that objective sa bottom lane. And looks like struggling to keep up etong Team Liquid. Hindi din kasi, syempre, hindi mo i-expect na sasama din kaagad yung isang Beastmaster, lalo na nalugi siya sa lane. Mm-hmm. So, clear out niya na din yung objective sa top lane para at least meron silang consolation prize with the kills na nakukuha ng Entity. Pero still, ang hirap sumabay if you're Team Liquid. Buti na nga lang, ang maganda sa Liquid would be yung naging build ni MK, hindi siya nag-Battle Fury. So, kahit papano, nakikita natin siya na sumasabay sa teamfight. Kasi alam nila, okay, kung nakulang tayo sa damage, hindi naging owning yung Leshrac. So, I need to help out my teammate by having that Echo Saber. Aha. Napaganda pa nga. Pero dito, speaking of MK, lalaban na nga to. Moose Command, gagamitin niya just for the kill on his Tiny. And mamamatay na si Kadaomi. Kill secured para kay Boxy. 2K gold advantage siya po sa side ng Entity. Oh, Entity pa rin. Entity pa rin. Grabe yung rotations ni Tiny. Sobrang solid. Ganun. Uy, Mickey. Oops. Ito solid nga din. Nakita pa sa Storm Summer. Solid na kill yung Primal Roar. Ibibigay na. But nice stop. Nice lead, Storm Summer. Mamamatay nga lang Bossy. With a Fade Bolt comes in. Mickey, tamang TP out na lang. Buhay na buhay yan si Idol. Nagamit na yung vacuum eh. Nagamit na yung vacuum. Wala na silang pang-cancel out ng TP. Pero look at that. Gaya ng sabi ko, maganda yung naging build ni Mickey with his MK. Kasi pwede siyang sumama ng sumama sa teamfight. Kasi kapag hindi siya sumama, kapag nag-Battle Fury siya, mas lalong malulugmok yung kanyang mga kasama. So with that little thing, skills na nakukuha nila with the help of Mickey, nag-change yung pace ng laro eh. Nakakabawi yung Team Liquid. One more. Oh, umabot pa naman. Ang lalim ni Kataomi doon, ha? Aha. Nasa sobra sa river. Para dito wala ng tier 1 tower doon, ha? Pero ganun siya kalalim. Ang lalim niya. Oo. Yeah, siguro malapit ang ma-farm yung malapit ang matapos yung kanyang blink dagger. So may mga instances din talaga na yung mga position 4 na kapag wala kang other lanes to farm eh you would take that risk na okay lang mamatay ako as long as may lane ako na nasi-secure. Pero still, parang hindi naman worth it. Kasi nababawa, yung farm, pina-farm mo, nawawala lang din. Mm-hmm. Kasi namamatay ka and you would give out that, let's say, parang confidence to your opponent na okay, masyadong malalim, magkakahiwalay, walang initiator itong team entity, wala yung disabler. So, tingnan natin. Well, habang farming mode muna, shout out sa mga YouTube peeps natin dyan. Hello! Ayan, kay Kevin Casino, kay Mark Gabriel, Liquid pa rin daw to. Kaya Ansari Gorigao, kay Nabi, kay Jamaica Sena. Ayan, shout out sa inyo. Sige, sa Facebook ako. Oo, welcome hanapin to Amistri. Ayan. Pati kay Yuta Yukari, ito lagi nanonood. Oo, doon nakita ako eh. Kay Cyrus Madrazo. Ayan, yes si Idol KJ to Idol. Welcome sa aming stream. Uy, hello kay Polly. Shout out sa'yo. Uy, pala si ano, si Rubik Gods. Si Lord Polly. Hello kay Lord. Arvin Magno. What's up sa inyo guys from Facebook? Alanganin ata Parley, sabi ni Jason. Yun lang. Ayan. Yun lang. Pero ayan, pusuan nyo na lang yung mga Parley nyo guys. And don't forget, best responsibly. Oh, na-toss back to Zai. Delikado nga ata dito yung Beastmaster. Mamamatay nga ba? Yes. He's gonna go down. Summer takes the kill. 713 on the board. Kung kanina, sobrang lamang ng Entity. Ngayon, natapyasan pala ng Liquid, ah. Natapyasan? Ikaw ba naman? Namatay yung Tiny. Dalawang beses nabigay pa dito kay MK. So, it's pretty hard. Pero still, nakakasabay pa rin yung Team Liquid. Pero Entity taking this Roshan, this might be one of the best objective na makukuha nila dito nga under 20 minutes. Tsaka sulit yon, double purpose. Nakakuha sila ng kill, nagamit nila yung EXO pang patay ng Roshan. And that Roshan kill is brought to us by Vortex for your next PC upgrade. Go Vortex!
7-13. On the board, Aegis, makukuha nga dito ng Terror Blade. Naabot na ba si Nisha mo ang hindi? At mabilis sumakbo itong Leshrac, Dust of the Boots and the Windlace. Desolator for Mikkei. Echo Saber Desolator, andun yung damage, pero wala pa siyang BKB. So, kailangan lang maging maingat dito ni Mikkei. I'm pretty sure na andun naman yung damage ng Liquid. You just have to be careful. Kasi nandun pa rin yung disable na pwedeng iba to ng entity, the burst damage as well. Pero kung ganito naman yung gagawin ni MK, why not? Uy, pero Kataomi, yun lang. Nag-overextend si Kataomi. Wala na din yung mga kasama niya. At mamamatay na nga po dito si Kataomi. May blink dagger na ba? Meron nata. Oh, kasi tatlong beses na yata siya nabibigyan eh. Maganda yung ginawa niya kanina ng early. Pero yung overextension niya sa pagpa-farm, kagustong ma-farm yung blink dagger, nag-backfire na eh. Uy, pero Liquid, again, on the offensive side. Delikado bata dito si Fishman as well as Stormstormer. Mamamatay na nga ba? Hindi na kinain ng Siphon Man. Yung Darkseer din natin. They are all dying entity. What happened? Watson, gonna try to TP out. May pang-cancel ba? Wala naman. At napag-TP out pa nga dito si Watson. Pero kahit na natatluhan yung entity, hindi nila masulit-sulit yung Aegis. At hindi nila nasulit yung early advantage nila. Kasi supposed to be like total rundown yung gusto mong gawin with... what happened kanina earlier? Lamang na lamang sila. Ganda ng rotations. Pero Mikkei, with the MK, the movement na ginagawa niya, getting those visions, mga pick-offs sa tiny. Ang hirap kasi pag tiny yung nabibigyan eh. Kasi you would know eventually na, okay, sino ang unang papasok for entity? Like ito, this. Yeah, si Kataomi yung unang papasok. Kapag average naman no, Tunisia, wala nga lang follow-up. Watson still trying to farm that mid lane. Ito, Toby, tumatakbo. Gusto makakuha na magandang vacuum. Pero Team Liquid, naka-atras na nga. At mukhang top lane na lang babasagi dito ng Liquid. Alam nila, kahit may Aegis dito si Watson, di sila makapalag ngayon eh. Di sila makapalag. Walang meta. Walang meta. At easy peasy. Nisha, together with Zai. Sama mo na si Mikkei with that attack speed na binibigay dito ni Zai and the Desolator. So, bawing-bawi na yung Team Liquid. In fact, sila na yung lamang. Siguro sa mistakes lang din from Kataomi kanina. Greedy talaga siya eh. Ang lalim niya sa lanes na crucial yung mga kills na binibigay niya eh. Alam ng Team Liquid, namatay ito si Tiny, wala na. Paano lalaban yung... entity. Paano sila magsisimula ng team fight? Mm-hmm. Mahirap magsimula ng team fight kapag wala kang initiator. So katulad kanina, namatay si Kataomi, sunod-sunod na kagad yung nangyari kasi there's always this vision provided by the Beastmaster and MK. So once naunahan kayo ng Boundless Strike, tapos na. Mm-hmm. Sunod-sunod na 'yon. Wala pa naman BKB yung other heroes ng entity. So you would know na hindi ka na makakagalaw sa team fight and na-witness natin yun kanina. As to why, nandun na yung 2K gold lead ng Team Liquid. Nga pala, sobrang dilim ng mapa ng entity. Kung kanina sobrang liwanag, ngayon sobrang dilim. Meron lang silang warden sa may outpost, but that's only it. Hindi na sila makalabas kasi ang likot ni MK eh. Oh, oh. Parating nasa puno, tapos pa isa-isang nagpapakita sa mapa yung entity. Masyado silang hiwalay. And minamaximize ng Team Liquid yung vision gaming nila na Beastmaster, MK. Once may nakahiwalay, automatic patay. So, MK plus one, auto-deads. Oo, parang hindi na nga farming yung priority dito ni Mikkei. Nag-farm pa naman siya, pero parang always present na si Mikkei pagdating ng mid-game dito sa mga teamfights, sa mga pick-offs. At doon na nagsisimula yung kalamangan ng Team Liquid dito sa ating game number one. Ganda na pinapakita ng Liquid. Diyos ko po. Sobrang crucial kasi ng itemization eh. Kaya gaya na sabi ko, maganda talaga yung naging item ni Mikkei. He doesn't need that battle fury. He needs to help out his teammate kasi alam niyang lugi halos lahat ng lane. Sa kanya lang yung naging maganda. Mm-hmm. Kasi wala naman siyang katapat eh. Meron niyang Darkseer, hindi mo naman nararamdaman sa lane. So, good itemization para sumabay sa kanyang mga kasama and... couple mistakes made by entity. So, hindi talaga nila nasulit yung kanilang Aegis of the Immortal advantage. And hindi nasulit ng entity yung ano, yung Aegis nga talaga, no? So, wala. Sila yung nalugi sa laban. Sila may Aegis, sila yung nalugi eh. Mali ata. Pero ito, Skadi available na para kay Watson. Mm-hmm. So, ipapano dun yung stats, andun yung tankiness ng Terrorblade.
Ayan. Pero habang farming mode nga muna, ito, amusin natin mga tropa uli natin. Yo, dyan sa comment section. Meta ba ngayon, ages to farm? Aruy! Ay, grabe naman. Aruy, na-trash talk nga dun si Watson. Sino ba yun? Oh. Meron din ganun yata sa ibang region eh. Ay, nako po. Itago na natin sa pangalang? Grabe naman. Pero there's the smoke, guys, ha? So, mamaya, after this team fight, titingnan natin ulit yung comment sa section. Sige, after na itong team fight, mamaya, guys, kung may tanong kayo, eto, pwede na yan, pero kataumi, natalunan nga dito si Bossy, and that's a Rubik down for the side of Liquid. Ngayon, NTT, maghahabol sila. Ngayong gamit na yung Metamorphosis, ayaw ata lumaba dito ng Team Liquid. At hindi naman makakasecure ng objective ata dito yung NTT dahil wala pa tayong Roche. So yung meta, just to kill the Rubik, hindi masyadong worth it para kay Watson. But that's okay, as long as mayroon kayo nakuhang kill, consolation prize. Pero pwedeng ano yan, ha? Maging dahilan pa yun ang pagkatawal nila sa teamfight the following minutes. Lalo na kapag nawala na. So, it's go signal na wala yung meta and then nag-respawn yung Rubik, pwede pang gumo ulit etong ang Team Liquid. They do get tier 1 tower naman sa top lane aside from the Rubik. So, yun na lang talaga yung magagawa mo. Nag-commit na etong si Watson. So, pero yun nga, gaya nasabi ni Easy, pwedeng mag-backfire yun since go talaga yung Team Liquid sa moment na to. Parang ganito, inaasiman na nila Nisha. Oh. Ito, naghahanap na nga sila mismo. May haste dito si Nisha. BKB available as well. Does have the BOT and the Blood Zone. May yaman, yaman dito si Nisha kay papano. After getting ganked 3 times sa mid lane, still Nisha consistent dito sa anyang performance sa ating game number 1. And Team Liquid mukhang tutulak na nga dito sa mid lane. And dito na naman yung presence ni Mikay. So gusto lang talaga nila lumaban 24-7. Pwedeng-pwede kasi, walang meta. Nandun na yung BKB, secured. Mayaman din si Nisha. Katulad na sabi mo, hindi... Napahirapan man, nandun pa rin yung farm eh. And nabigyan din kasi ng space. Etong si Nisha na makabawi. And alam natin, this is still less rock na sobrang daming pang-clear out ng creep wave. Naka-boots of travel pa, so he could clear out anywhere around the map kung saan niya gustong mag-TP. Mm-hmm. Pero... Mikay kasi giving that information, one boundless strike, one standby niya, automatic, may makukuha at makukuha silang objective. And para sa akin, kanina ko pa inuulit, Tiny talaga, sobrang importante for NTT. Opener kasi siya ng teamfight eh. Without the Tiny, they cannot get a kill. Ang hirap humuli dito sa Team Liquid. Ang ganda pa naman siguro kung kunyari naglapag ng Wukong si Mikay sabay matotoo sa baklang ng Tiny. Kaya kailangan talaga mag-survive ata dito yung Tiny para iwas lang dito sa Wukong's command. And as for Team Liquid, kailangan merong makakuha din sa Tiny. Actually, walang basa-basa tumatalon sa Tiny. Masyado na talaga na nag-overextend yung Tiny. Wala namang pumapasok sa backline dito sa side ng Liquid, di ba? MK lang sa 3-dance. Problema lang kasi kanina, yun nga, ang lalim niya eh. So, nakakakuha ng opening kanina yung Team Liquid na bumawi. Nandun na sa kanila yung momentum eh. But again, with the Tiny kasi, ang mahirap lang ngayon, kapag papasok ka, hindi ka na makakaalis kasi mahirap siya eh. So, at nandun na yung items ng Team Liquid. He might get a kill or a toss back, pero patay na siya. So, kung may matutoss back ka man, dapat core. Para maganda yung magiging trade na kapalit dito nga sa isang Tiny. Or let's see. Kasi grabe yung vision game ng Team Liquid. And look at this. They're just playing around their vision aside from the Hawk ni Zai. So they know. Walang nagpapakita sa NTT. So alam nila nakasmoke. And there's this Monkey King. Hay nako. Oh. Sinisecure ata muna dito yung Roshan. Nakita si Mikay, nakatalo na God Wolf! An insane reaction coming from Mikay. Kataw me, papasok na nga. But the OG comes out onto to some Summer, popping out that BKB with the EXO on top of it. Kailangan ata muna umatras dito ng Team Liquid. Nakakommit na ng mga huge spells dito. Yung side ng entity, Zai falling low. Has to be careful as well. The blinking coming from Kataw me, Wolf secure the kill. And Zai, mamamatay na nga siya dito. Team Liquid, maghahabol nga ba? Mukhang may balak. Unti-unting umaabante dito sila Mikay, sila Nisha. Kasi alam nila na nagro-ro siya nandito yung side ng NDT at napaganda ng spells dito ng Team Liquid inside the Roche Pit. They just have to commit those skills properly at madaling isecure
Yung Roshan, ito na nga, Nisha pumasok with the BKB and the pulse also activated. Watson popping out the BKB as well. Magay nakapaglabag na ng Wolves. Command Bowl Strike deleted yung Tiny. Pero on the other hand, Watson secures the kill. Nisha na nga po mamamatay. Naitos back dito sa Insignia. Pero delikado wata si Bokti. Bossy with his lows coming from Watson. They are gonna secure that double kill on the TB. At mukhang makakapag-Roshan na. Dito yung Entity all of a sudden. This is their time. This is their moment. Objective secured. Nice try by Team Liquid. Kaso wala na silang overgrowth to control the heroes of Entity. And nandun pa yung BKB ni Watson eh. So, tinapangan pero hindi pa rin sapat. And that Roshan kill is brought to us guys by Vortex for your next PC upgrade. Go Vortex. Pinain na nga ni siya yung kanyang sarili. Pero hindi sapat yung Bloodstone na regeneration para matangke niya yung damage ni Watson. At saka there's the Ayos Kadi na din kasi. So, kahit sabihin natin, pawala na yung exorcism. Walang wall, vacuum wall. Etong si Darkseer, wala pa rin. Hindi kinaya. Sobrang sakit. Wala silang pang-control sa TV with the BKB on. Kailangan nila si Zai para hindi makapag-right-click itong si TB. Another Aegis of the Immortal for Entity. So hopefully, next, itong ang Aegis of the Immortal, mas ma-utilize nila na maayos in comparison dun sa unang Aegis na nakuha nila. At ito si Nisha. Gusto yung itemization niya. Yun nga lang, napure. Kinuha naman yung double damage and then popping that BKB. Kailangan niyan para kay Nisha eh. Kasi kung hindi, posibleng mabigyan na siya doon eh. Pero, gaya ng sabi mo, maganda yung item ni, item ni Nisha. Yep. Nihilism, sobrang importante dito for Alishrak. Para andun yung ethereal form sa Terror Blade, kahit paano hindi makapalo yung TB habang walang BKB. Kaso nga lang, merong Manta style si Watson. And I think dispellable yung Nihilism ni Alishrak. Pero maganda na rin yun, kahit paano, dagdagan na rin. Dagdag damage output, kumbaga, sa lahat ng mga heroes dito ng Entity na walang pan-dispel, walang kakaya ng i-dispel yung ethereal form. Tsaka kung tutuusin, nakikita naman natin si Watson lang din talaga yung dumadamage dito nga kay Nisha. So with that item, mas magsasurvive siya sa teamfight alongside with etong ang kanyang Bloodstone. So it's a really good item to counter out Terror Blade sa teamfight. He knows na mahirap pang lapitan yung Terror Blade kapag naka-BKB. Unless there's the control, there's the OG, there's the roar para hindi makapag-right-click yung isang Terror Blade and they could kite down TB kahit na naka-meta. So, mahirap yun. Wala kasi si Zai kanina. Pero speaking of Zai, nandiyan naman siya sa outpost in Insignia. Grabe yung info na pinaprovide dito ng Insignia. Akala mo may meteor hammer, wala naman. Medyo malalim yun ha, pero makikita mo kasi kung sinong dadaan sa bottom lane eh. So, ayan. Yaman. Oh? Oo, oh, may... Uy, may Daedalus na. 31 minutes. Yan, Lods. Full slotted yung TV, Diyos ko. Dragon Lance, Daedalus, Matska, the BKB. Diyos ko po. Oy, Mickey, kailangan na gamitin yung BKB. Ayaw niyang matos back ng Tiny. At mukhang buhay naman. Uy, the classic, Arat Dota, ha? Para naalala ko yung DC Gaming yata, nung TI6. Mm-hmm. Ganitong-ganito yung ginawa ni... ng offlane nila, Beastmaster. Pero okay, Watson and the team, there's the damage, and the exorcism committed. Matapang, oy, si Toby! And... ang nadali ata doon sa may top lane habang tumutulak yung Entity sa may gitna. Pero nakapagod na Storm coming from Fishman! Onto to this Earth Splitter will destroy them! Pero nakapag-BKB si Nisha. Walang at TP. At mga tatakas lang, kaso walang TP nga. Oo, takbo hanggat may lupa. Lakad. Lakad matatag talaga dito si Nisha pa uwi. And there is a siphon to slow him down. Down he goes. Mamamatay yung Lashrak pero Katami nakita. Bound Lashrak will connect and Mikkei is gonna secure the kill. Dalawa patay sa side ng Entity. Ang ganda na saan ng stomp noon, wala nga lang follow-up. Pero napatay naman si Nisha, okay lang. Okay lang, bawi pa rin. Bawi. Pero napigilan yung objective taking nila sa my middle lane. Na-force out silang mag-TP. Kita mo kanina, grabe na yung ginagawa nila sa middle lane. Pero look at this.
yung pressure provided by the Beastmaster alone and na-force out silang mag-back at tulungan mm-hmm. yung kanilang mga teammates. So maganda pa rin yung ginagawa ng Team Liquid in order na, again, walang makuha itong entity with that Aegis of the Immortal. Mm-hmm. So pina-force out pa rin nilang may kakayahan silang mag-clear out ng creep waves. Eh. Plus, the information provided by this trend protector talaga, pero... Nagabulan. Diyos ko po. Pero mga iba lang, nakikita ko may nagtatanong na viewer dito kanina. Sorry, hindi naman masingit yung tanong mo, Sir Oki. Anong tanong niya? Ano daw, favorite movie daw natin? Ano favorite movie mo? Favorite movie, any action movies. Specific, isang movie. Sige, bigay ka lang kahit isa. Ano yun? No Escape. No Escape. Yung ano? Yung pamilyang ano? Yes. Nagbakasyon sa Thailand ba yun? Yes. Ah, okay. Ewan ko kung Thailand or something. Basta, parang ganun. Ah, maganda yun. Yeah, gusto ko yun. Sa akin, Boss Oki, ano? Interstellar. Ayan. Hindi ko pa napapanood yun. Ay, maganda yun. Ano yun? Mind-blowing. Na ang poetic. Ayan. Pero ito, back to the Dota game na tayo mga bossing. Mamaya, sasagutin namin lahat ang katulungan nyo kasi si Katao Minakita with the Primal Roar and down he goes. Mickey, another kill secure. Deleted. Malapaganan ng Bounty Strike. Deleted agad dito si Kataomi. Yun lang. Nahuli. Ito si Kataomi. Pero dikit pa rin naman yung laban. It's anybody's ball game. For NTT naman, 63-37. Biruin mo yun. Kahit na parating yung NTT yung nakakakuha ng Aegis of the Immortal ang yaman ng Terrorblade, pero kasi para si Terrorblade lang din yung kalaban mo dito eh. There's the other heroes, yes, pero once patay si TB, ano na? Mm-hmm. Ganun kaagad yung magiging question mo. Kaya bang pumatay ng other heroes ng NTT towards Team Liquid? Pwede naman, pero hindi ganun kalakas yung damage nila, yung burst. Yung burst na kay TB because of that Daedalus eh, yung damage niya. Pero DPS-wise, nandun pa rin naman for entity. Pero thing is, yun nga, yung regeneration, yung lifesteal, the heals of etong si Trend Protector nandun. Pero tingnan natin, entity, we just great team fight. Uy, si Mickey, that's a big kill! Mickey, gagamitin na nga yung BKB yep. plus Walls Command, magti-TP out na nga siya dito habang naka-BKB and it's gonna be fun by the vacuum. Will pull Insania back in place. Mamamatay po dito si Insania. And tamang split push na lang muna for Liquid kasi alam nila, napatay yung Trend Protector. So minus one tayo guys, it's time for us to do the split pushing! Magagamit pa ngayon fortification. Katami blinking in. Some are blinking in. Kaso, sino ba yung nakita? Si Nisha. Grabe, ang bilis na mo. Nandit profit. Papalag naman. But Primal Roar comes out. Wala nga na sila damage dito. I think Zai has to go back. Kailangan niya ata muna umatras na dito. Nisha. Okay. E paano, babaka pa niya si Yazai if ever mo mag-overcommit na nga dito yung side ng entity. Pero ang gano'n na nga gagawin, Stormsomer pumasok, the battle check will be there. Connecting, what a beautiful vacuum onto two. Wala nga lang follow-up, but Denialism will target those two heroes ng entity. Medyo mahapdi yan, mamamatay nga dito si Toby. And Nisha will take the kill, pero Watson, masyado rin mahapdi. Hindi nga lang maipalo sa kalaban. Ito, hopefully, maipalo sa Beastmaster. Zai, mukhang delikado. Look at the sky is low, doing the work para maabutan dito yung Beastmaster. Pero grabe, si Zai, napakabilis ng movement speed at mukhang makakatakbo nga things to the surge coming from Boxy. He's gonna get out. Grabe din yung commitment dito ng Team Liquid, ah. Imagine mo, sobrang risky ng ginagawa ni Nisha. He does have the BKBS. Pero kung ganun siguro, iniisip ko, grabe yung tiwala niya sa kanya mga kasama. Nandun yung search, nandun yung four staff. So, kaya nakita natin sobrang bilis tumakbo ng Leshra. Kasi pwede nilang gawin yung pagtakas na ganun eh. Kaso wala nang BKB kasi si Mickey. He used it during the top lane na nag-TP out. So yun yung naging downside nila sa team fight na yun. If he, ever kung meron siyang BKB nun, I think that's a win team fight for Team Liquid sana. Kasi yun nga, nandun yung damage siya. Pwede siyang humampas. Kaso medyo naging risky yung pag-commit nila sa bottom lane eh. Pero kasi maganda yung vision nila eh. Nandun sa bottom lane eh. So kaya... Kitang-kita nila oh, kung anong nangyari sa teamfight at naunahan nila si Kataomi. Hindi nga lang namatay kasi grabe na din yung damage si Terrorblade. Nakakatakot na din. At hindi kagad na burst down ng Team Liquid yung heroes ng entity. So, mahirap din. And look at this, 3K pala yung kalamangan ng entity. So, feeling ko yung kaninang Dota Plus na 63. Wala na, nag-iba na. Wala na yun.
Feel ko back to 50-50 na tayo kasi kahit anong yaman ng lahat ng course ito ng Team Liquid, mas mayaman talaga yung TB. So, ayun yung final boss ng Liquid eh. So, entity with this overfarmed TB carrying the whole squad. Pero maganda rin kasi pinapakita nung apat. Pero kahit na, Watson, unstoppable yung TB niya dito mga kaibigan. Puno na. Rat Dota na lang muna yung ginagawa ng Team Liquid with Nisha and the Beastmaster. Yung Beastmaster kasi nagkakat ng creep wave dun sa top lane eh. So, hindi talaga maitulak mismo ng entity lahat ng lanes. Yung mid lane lang yung parang okay, so-so. Pero pressured sila. Dumipensa kasi walang kayang sumabay sa mobility ng Liquid. Oh, bossy. With the initiation, yung scepter natin, nandiyan na, Nisha mukhang delikado, natoswak pa nga si Nisha, but Zai gets the primal lore on the Elder Titan, I'm not sure if that is the play! Liquid, they have to go back, Nisha with the BKB, but getting slow by the Scuddy, coming from Watson, popping out the BKB as well, Nisha, McKay makikipagsuntuan dito kay Watson, Watson cannot afford to manfight DMK inside the Wukongs, there's the Mantisal, hoping to dash the battle strike, but it is not there yet! Mamamatay agad dito si Watson without even using that Sunder, is from Summer mukhang delikado with the siphons, is it gonna be enough? That is a question. Things are the shards sa buhay pa. Si Stormstormer, andun yung fear. Yun nga lang, mamamatay na dito si Toby. McKay gets a double kill. Delikado nga lang dito si Fishman. Another siphon coming from this Rubik. Fishman, kailangan na lang ata muna tumakbo. Pero ahabulin na nga siya dito ng Trem Protector together with Zai. And makakakuha ng apat ng kills dito inside ng Team Liquid. And what a fight coming from Liquid. And what a mistake as well coming from Watson. Tinakbuhan niya na lang yung Wukong kasi wala kasing natulong sa kanya. Walang force up or anything. Nandun yung slow ng Eye of Scuddy together with the corrosion. Nahirapan siyang lumabas kasi nag-start yung laban na nasa gitna talaga siya ng Wukong's command. So maganda yung naging initiation or position ni McKay that fight. And again, yung pagka-bait ni Nisha, worth it na worth it yung pagkamatay niya dito sa team fight na yun. Nakatulog, pero ganda ng position kasi. Ang ganda ng ginawa din ni McKay dito. Kinansa niya. Outplay. Oo, yung sa boundless strike, alam niya eh. Okay, sinasave yung mata, boundless strike, up, cancel, sabay boundless strike. Hindi nakapag-react yung TB, hindi nagamit yung Sunder. Hindi nagamit yung Grabe Sunder. Grabe naman si McKay. Sir Gabin plays nga daw, sabi sa comment section. Oh. Ayaw nga, no? Medyo may hawig. Oo, di ba? So, at wala na din magawa yung other heroes ng entity. Tingin ko beneficial if merong somebody na magpo-force stuff. Mm-hmm. Kasi ang kalaban talaga nila would be MK's Wukong's command. Mm-hmm. And kahit na nandun yung damage ng isang Terror Blade, kapag napakaraming MK naman yung kalaban mo with the Eye of Scuddy, hindi ka pa rin talaga... Kaya naman yung TB eh, pero mas maganda kung may assistance. Siyempre. Mm-hmm. And that instant replay is brought to us by Predator, mga bossing. Habang nakapause pa yung ating game, ayan, shoutouts uli sa lahat ng mga YouTube peeps natin dyan. Ayan, ang daming sasabi, asa na daw yung mga entity betters. Kanina, nakikita ko, asa na yung mga liquid betters? Iyak daw muna. Ngayon naman, asa na daw yung mga entity betters? Iyak na nga rin daw sila. May nagsusuntukan pala sa comment section. Hati yung comment section sa YouTube eh. Ako lang sa FB ha. Pero sa YouTube, ate, may naghahaway na sa ano, sa YouTube natin. Wala naman. Ang sabi lang dito, bahala kayong mag-away-away dyan. Basta, over 40.5 time ako. So, okay. Wala na. Panalo na. Oh, kasi over na eh. Oh, congratulations kay Mart Vince Marumi. Guys, si Direk. Guys, sorry, kung gusto nyo lumapag din sa mga ganyang klaseng bet, lalo yung sa mga game duration, at even ang total kills, o yung total kills kung over-under, meron po niya sa 747, kaya kung gusto nyo mag-bet na mag-PM lang po kayo sa KuyaNic page, or kung gusto nyo din ang mga GC sa mga katulad yung mga bettors at mga players, meron din po kami niyan dito sa KuyaNic. So, PM lang kayo para maisali namin kayo sa group chat at ma-i-assist namin kayo para magkaroon kayo ng account sa 747. Back to the Dota game. Ito na yung 5 and smoke play ng entity. Lalaban, papalag, may meta, kumpleto dito yung entity. Pero kapag sila natalo, this team fight, I think this might be over. Kasi merong Aegis si McKay and sobrang malulugmok na yung entity. Tsaka magkakahiwalay itong Team Liquid ha. McKay could cancel out that smoke, which is na-cancel na nga. So tamang out na lang.
Hindi nahanap din ni Storm Stormer kung saan nanggagaling yung nagkansad ng smoke. Kaso mali yun ang kanyang natalunan. And dun sila mainly pumunta kung asan sila merong wards. Pero now, Nisha, ano kanyang performin? He's going for the Octarine. So grabe na yung spell lifesteal dito ni Nisha. Pero mukhang wala pa namang movement na gagawin dito yung Team Liquid. And so far, sila yung magsa-set up ng tempo kung kailan sila go or hindi. Kasi yun nga, nandun sa kanila yung Aegis of the Immortal. Pero looks like team, yung entity, gusto nilang kumuha ng pick-offs. Mm-hmm. Pero uy, level 25 talent. Oh, hinaw niya yung Lightning Storm. Well, sa bagay, mas gusto niya ng disable during team fights. Yung slow na napoprovide ng Lightning Storm, ayan, all good sa all goods. Going Octarine, siguro gusto niyang mapadali yung BKB usage, yung Blood Zone, and at the same time yung Nihilism. Laking tulong niya pati yung Split Earth na merong shards, pero speaking of, delikado wata dito, yung Tiny, delikado yun, Sir Bones Command, gagamitin na napakalaking Bones Command. So Entity, kailangan nila muna umatras, pero Terror Blade, nagbabadya, Storm Summer as well with the Exorcism. Already committing, blinking and coming from the Death Prophet, Siphon on Tunisia, na Primal Lure nga lang dito yung Death Prophet, so tigil ka muna boy. Naputol nga lang yung puno, na-stun dito yung MK, hindi na makapaglabag na Battle Strike, Watson goes in, and they are gonna burn through the Aegis. MK down, but it does have the Aegis. Mikkei, nakapag-3 dance pa naman. Kataomi, makakadakot ba? Nice blink out coming from Watson. Avoiding that boundless strike. BKB activated. Makikipagsuntukan daw. Storm Stormer, delikado. Mikkei gets a 2-man stone with the boundless strike. And that should be it. Watson, nakita. Boxing with the place. Nagababa na huge vacuum coming from Toby. Wala nga lang follow-up damage. Watson, caught inside the boss command. Up against 5. Mamamatay na, walang meta yung Terror Blade mga kaibigan, at magbabaybak yan. But what can you do? You don't have the meta, you don't have the EXO, you don't have anything. Liquid going for the push. Gusto nilang masecure nga yung barracks dito mga bossing. Ano magagawa ngayon ng entity? Sige sabihin mo, ayun lang. Op! Ay, naangat pa! Oh, yun lang. Battle Shine na naman. Toby, mukhang delikado but a stomp. On the two, Fishman. What a play. Now, the vacuum again. Where is the wall? It's still on cooldown. Fishman going down. Isama mo na yung Darkseer. Mukhang mamamatay na nga rin nata. And I think this might be over. Dalawa pa tayo sa side ng Entity. Kung hindi pa tatapusin ng Liquid to, napakalaki ng chance ng Liquid na makakuha ng game. But still, Entity holding dito sa ating game. Kailangan lang nila madepensahan to. Sige, wait natin yung ET. Ang hirap niyan. 60 seconds? Para kang TV na namatay. Buhay ka nga. Nandun yung presence mo. Pero wala kang magagawa without the meta. Aha. Sa point na to, kailangan mo ng refresher orb eh. Mm-hmm. Para just in case na, kasi sobrang yaman ng Terror Blade. Oops. Oh, the buyback is out on the Darkseer. Ito, lalaban na nga daw dito inside ng Entity. The wraparound play. Oh, wait, with the vacuum and the avalanche on the tree. Napaganda. Asan nga lang yung follow-up? Wala po. Where is the follow-up? They don't exist. Sayang naman yung play na yun, Toby. Kailangan na lang maging maingat. Nullifier plays on his head. Has to be careful. And Liquid, mukhang aatras na lang muna inside ng Liquid. Yup. Pero nakuha na nila yung gusto nila. Multiple buybacks. Nakuha nila yung dalawang racks. And sobrang importante din ng refresher na nakuha ni MK doon sa Roshan kanina. And speaking of refresher, he's gonna go for that another refresher orb. And look at this. Sobrang laking tulong na Wukong's command. Boundless. And ganun din yata yung kailangan dito ni Terror Blade. Kasi kung pumalpak man sila sa isang teamfight, at least meron siyang another meta to fight sa entity. Pero aabot kaya? Oy! Nakita si Mikkei. Hindi nga nila ma-burst on the blink. Forward coming from Watson trying to burst on Mikkei. This time, but with a lifesteal Earth Splitter, napakasakit. Mamamatay agad dito si Mikkei. 98 seconds down yung MK. He does have the buyback if he wants an isha. Up against 5 heroes, mga bossing. Delikado yung TB. Mamamatay. Walang buyback yan, tropa. And GG is called. Liquid takes the game on. Napakagandang game pinakita ng magkabilang teams. But in the end, it's all about those BKBs. It's all about those scary matchups. And yep, Team Liquid, what a performance. Outplayed yung entity kahit ng ganda na pinakita nila early game. Hey, it's all about the team fight ng Team Liquid. And yung
pagbawi nila eh. The way they recovered the game, mm-hmm. yung mga pick-offs, yung pagsama kaagad ng MK, those little things means a lot dun nga sa Team Liquid na nagre-recover on this game. And grabe yung execution nila, hindi na nakagalaw si Watson. And thing is, masyadong dependent din kasi sa skills etong ang side ng entity. Once na pumalpak sila, walang namatay sa meta, walang namatay sa exorcism, automatic nakikita mo na sumusugod etong Team Liquid eh. And Team Liquid takes that game number one. Congratulations. Yep. Best of three naman to. So lahat ng mga entity betters natin dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. We still have the game number two. And speaking of game number two, eto, total nakita na natin performance match na match yung magkabilang team. Ikaw na muna yung masusunod. Game number two. Ay, saan tayo maglalapag? Tingin ko Team Liquid. Okay, Liquid daw. Or YOLO na lang tayo kasi sobrang laki ng odds. Okay. Pwede ba yun? 2.7. Pwede yan. Match naman eh. Malay mo maka-isa. Oo, malay mo, diba? Game three. Malay mo, umabot nga tayo ng game three. At sa lahat ng mga gustong sumabay sa mga gantong Nostra, gantong mga lapagan, guys, PM niyo lang po yung KuyaNic page para ma-assist kayo at magawan kayo ng account 747 at maisali na rin kayo sa group chat ng mga kapa niyong bettors. Yes. Dito lang po sa KuyaNic page, PM-PM lang mga boss. And magpapahinga muna kami ni KJ. See you po sa game number two. Quick break lang tayo mga bossing. Magbabalik kami agad.